Mas masarap ang buhay pag ang Diyos ang kasama, mas tiyak ang tagumpay pag si Lord ang nagbigay. Even if people think that you are a flop, if you are favored, God will make you on the top. Welcome po sa ating third chapter of the 23rd episode of Favored here in Church of God ang Ono. At syempre, papatuloy po kami na nagpapasalamat sa ating COG family at sa patuloy na nagsusubaybay dito sa ating programa. Yes, kasi naka-7 months na tayo ngayon sa Favored at saka talagang mas maganda at saka patuloy pa rin tayong sinusubaybayan ng ating mga hindi lang family sa COG, ha, pati yung ibang mga taga-church na nanonood lagi sa atin sa multimedia. Yes, I agree. At syempre pa, bago tayo magtuloy-tuloy, you know what, brothers and sisters, ha? You know what, Sister Grace, I like your, ganito, para kang si Mayora. Ayan, so paano lang po yun natin, ano? So talagang na-miss din naman kita dito kasi for the first and second chapter of this episode, yung aking partner dito ay si Reg. At syempre pa, na-miss natin dito sa Reg, by the way. Thank you so much, Reg, as well as si Clarice and also si Dayan for our hair and makeup. Sila po yung aaming tagaayos kasi kung mapansin niyo sa nung umpisa pa lang, ayan, wala kami doon kaayos-ayos. So, kung ito ay napapansin po ninyo, ayan, sila po ang behind the scene. And also si Sam, si Lee, sa multimedia team natin. Yes, at syempre pa, ito na nga po, we know na marami ang nabitin sa ating mga tagapanood dito sa ating naging guest para dito sa 23rd episode. Ano? Kasi napansin natin na tunghayan natin sa first chapter ng kanyang buhay sa pagiging arrogante, pagiging babaero, pagiging sugarol, pagiging lasinggero. Napakaraming vision niya hanggang sa kanyang second chapter na kung saan ando na nga po yung kanyang somehow nakakilala kay Lord at mas paunti-unti lumalim kay Lord at nagsiserve kay Lord. At hindi nating aakalain na sabi nga natin, ngayon ay senior pastor natin dito sa Church of God ang Ono. At ngayon, malalaman natin, papaano nga ba siya naging pastor? Kaya huwag na natin pong patagalin. I-welcome back na po natin si Pastor Manny Forescal. Magandang araw po, Pastor Manny. Magandang araw po, Sister Grace, at ganoon din sa iyo, Sister Bill. At ganoon din sa ating mga manonood dito sa COG ang Uno o sa programa ng Favor. Hi, Pastor Manny. Kumusta po? Mabuting mabuti naman. Praise God. Ayan. Okay, Pastor Manny. Ito na po yung unang question sa'yo. Paano ka nga ba sa from pagiging andaming bisyo hanggang sa nagsiserve, nakakilala kay Lord, paunti-unti nagsiserve kay Lord, pero paano ka nga ba naging pastor? Actually, hindi ko ginusto maging pastor. Pero nagkataon siguro o niloob ng Diyos na doon sa aming inaate ng church ay nagkaroon ng, sabihin na natin, problema. At doon sa pagkakaroon ng problema, marami na kasi akong nabalitaan na ganito ang ginagawa pagka alam na yung problema ng church at nalaman ng isang miyembro o leaders ay pagka umalis, hindi na pinupuntahan. Ang ginawa ko, hindi ako umatin. Ako ng almost a month na binigyan ko sila ng pagkakataon. Pero umaatend ako sa ibang church. Hindi talaga ako tumigil na mag-church. Umaatend ako sa iba. Pero after 2 weeks na hindi ako umatend, meron na akong narinig na kaya daw ako umalis dahil gusto kong magsarili at magsimula ng church. So, nagkataon na mayroong yung mga kasamahan ko sa church na dating hawak ko sa Bible study. Actually, sila, 8 family. At sabi nila, ba't hindi tayo magsimula ng church at ikaw magpastor? Sabi ko, ayoko magpastor. Hindi ba ninyo alam kung gaano kahirap ang magpastor? At sabi ko, at sino yung pagpapastoran ko? Ano ba kagaya kayo? Sabi kong gano'n. So, hindi ako pumayag hanggang sa dumating yung isang araw na may pumunta sa aming pastor na dating kasamahan din namin. At wala ako noon, nasa trabaho ako, pero yung kapatiran, dun siya pumunta at nakipag-usap at pumayag na magsimula kami ng church. So, wala na akong magawa. Nagsimula kami ng church doon sa Kabukiran. Pinagamit sa amin yung isang kubo doon.
At nagsimula kami doon sa 8 families. At ang attendees namin ay more than 40 doon sa anong yun. At unang offering namin ay 800 plus. So doon nagpasimula. And then dumating yung pagkakataon, after 2 weeks na ginagamit namin yung lugar na yun, ayaw nang ipagamit sa amin. So naghanap kami ng lugar na paglilipatan, wala kami nakuha. And then, sabi ko na lang, in-offer ko yung bahay. Yung sabi ko sa inyo na napundar ko nung nasa Saudi ako, na alam ko na yun ay blessing ng Diyos para sa akin. So, doon kami nagpatuloy at every Saturday, mag-hire kami noon ng chair, yung rattan, at aalisin namin yung lahat ng gamit doon sa sala at saka sa kitchen, at doon kami nag-church. So, hanggang sa dumating yung pagkakataon na talagang dumami hanggang doon sa likod, hanggang doon sa terrace, at sa labas, may mga tao na. So, sabi ko, paano kami ngayon? Malaki na yung attendees, marami na. So, nag-isip ako, kasi noon, nagbibigayan na ng gusi sa Saudi. So, ginawa ko, sumulat ako dun sa office ng GUSI. Pinadala ko yung ID ko, yung Xerox. At wala pa sigurong 1 month, dumating na sa akin yung ano ko na nagkakahalaga ng kulang-kulang na 60,000 pesos. At sabi ko noon, ipagawa ko yun dito sa tabi ng bahay. Kasi yung bahay na yon na ipinagawa ko, hindi ko inilagay sa gitna, kundi inapi ko. Dahil ang bala ko noon ay gawin kong shop para sa akin trabaho. So sa madalit sabi, pinagagawa ko na yon. Ngayon, nagkaroon na naman ng ano na, nambulong-bulungan ba? Na sabi nung pastor namin, bakit daw ako nagpapagawa nung church na hindi ko pinaalam sa kanya? At bag, okay. Pastor Manny, i-ano ko lang ito, no? Kasi I'm just curious on that, ano, sa bagay na yan na sabi niyo po, pinagamit ninyo yung bahay ninyo. Yes. And during the time, i-clear lang natin to, during the time, hindi ka po talaga pastor pa, di ba? Nag-serve ka. Oh. And also, talagang when it comes sa pag-serve kay Lord, kahit hindi ka pa pastor, you allowed the church and the pastor na gamitin yung bahay ninyo. Now, sa ibang tao po, sabi nga very unusual po ito. Why, the reason, Sister Grace, I need to ask this question kasi bibihira na lang po ata ang tao na gano'n, di ba? You allow the church, the pastor, to use your house bilang yes. church. Sa ibang tao or sa ibang family, pwedeng isipin, abala, tama po ba ako? Now, anong meron, why you allow na ipagamit sa ano sa church yung ano bahay po ninyo? Kasi, hindi ba sabi ko sa inyo na alam ko, yung bahay na yun ay bigay sa akin ng Diyos. Kasi napundar ko yun hindi dun sa magitan ng sahod ko. Kung hindi, binigyan talaga ako ng Lord na pagkakakitaan yung sideline, yung tinatawag na Christmas card, na dun ay, sabi ko, grabe, yung amazing si Lord na, hindi ba, sabi ko sa inyo noon na nang bumalik ako ng Saudi, na 3 months na hindi kami sumasahod. Sabi ko kung kailan ako nakakilala, ganun pa nangyari. Pero amazing na binigyan ako ng extra income. At hindi lang basta-basta income. Kung hindi talagang, mo, hindi ba, sa loob ng isang buwan, kumita ako ng $3,600. At yun ang pinasimula namin makabili nung lote na ang sukat ay 280 square meters. So, ano ang ipagdadamot ko na binigyan ako ng Lord ng ganun? So, ang kaisipan ko nun ay kung ito ibigay sa akin ng Diyos, bakit hindi ko ipagamit? Wow, praise God. And I really like that kaisipan. Pastor Manny, lulubos-lubosin ko po itong tanong sa inyo para hindi na makonfuse yung tao, di ba? Okay. Kasi nga po, the reason why we need to emphasize this, Sister Grace, this is very important. Sabi ko nga po, hindi lahat ng tao kayang gawin yon. Bibihira lang ang ganun po. Ano? Pastor Manny,
some might think na parang hindi kaya pinapagamit yung bahay dahil baka mamaya nag-earn din naman yun sa church o nagbe-benefit? Actually, Sister Bill, sa totoo niyan eh, wala akong benepisyo dun eh. Kasi unang-una kami pa nga nagpapakain pagka Sunday, tapos kami ang nagbabayad ng kuryente. Wala talaga kaming, para sa akin ha, kundi binibigay namin doon sa pastor. Nagbibigay kami ng love gift doon sa pastor. So, wala akong inisip, kaya ako pinagamit yung bahay para ako kumita. So, malinis yung puso ko, yung kaisipan ko. Nagagawin ko yun para makapaglingkod sa Diyos. Glory to God. Yes. Napaka ano ng motibo ni pastor na ipapagamit kasi blessing yun from God. Pastor, during that nagsiservice kayo sa house nyo, meron bang time talaga na nagkaroon kayo ng yung parang nag-offer ba yung church na magbigay man lang ng pangkuryente, ganun? Kasi nagbe-benefits po sila ng ano eh, gumagamit sila ng kuryente or yung space, wala po bang rent na nangyari? Wala. Wala talaga, as in. At a pure motive. Yes. Bibihira na lang kasi ang ganyan. So, yun ang, ano na, totoo yun, maaring may magtanong, bakit pinagamit? Abala yun. Pero sa akin kasi, na nakaranas nun, ma-encounter mo ng personal ang Diyos, at iba yung naramdaman mo na yung joy mo na naranasan dun sa personal encounter mo, na hindi kayang bayaran ng salapi, kaya mong ibigay yung lahat ng bagay. Nakikita niyo na po ba yung sarili niyo no na magiging pastor na kayo? Kasi parang nandun na po yung passion niyo eh. Sa akin kasi, kung babasihan ko yung mga karanasan ko, marami na akong na-encounter na nagsasabi sa akin, bakit hindi ka magpastor? Sabi ko naman, paano ako magpapastor? Sabi ko, hindi ako nakapagtapos ng Bible school. At isa pa, ayokong mapatunayan na kaya ako humiwalay dahil gusto kong magpastor. Pero may pagkakataon na doon sa isang Bible study na nagtanong talaga sa akin na nagkaroon siya ng isang pangitain o panaginip. Na sabi niya, Brother Manny, ano kaya yung naging pangitain ko? Kasi nung pumunta daw ako sa church, sabi niya, ikaw yung nakatayo sa pulpito. Ngayong paglabas ng church, nakasabay niya yung pastor. Ang tanong daw niya, Pastor, ipinaumbaya mo na ba kay Brother Manny yung pulpito? Tumango lang daw at sabi niya, saan ka naman pupunta? Itinuro daw yung building na may mga tao. So, doon niya naputol. Ang tanong niya sa akin, ano ba yung Brother Manny? Yung ba ay para sa pagpapastor mo? Sabi ko naman, guni-guni mo lang yon. Kasi umiiwas talaga ako. Pero naka-experience na rin ako na nanaginip ako na nagpipreach ako sa isang malaking auditorium. Pero ini-ignore ko yung mga bagay na yon dahil sabi ko may trabaho ako eh. Sapat na sa akin yung maglingkod ng ganito. At mayroon pang pagkakataon, yung pinaka-senior pastor nung pinanganay ba namin na dumating talaga doon para mag-crusade na hindi ako kilala. Pero dumating doon, sabi niya, sino ba may-ari ng bahay na to? Dapat yun ang nagpapastor eh. Kasi hindi niya kayang gawin na ipagamit yung kanyang bahay kung wala siyang puso sa Diyos. Amen. Praise God. Pastor Manny, before we continue sa question sa pagiging totally nagpastor ka na, may ask you this one, no? Kasi sabi ko nga kanina, ito ay bibihira lang. Mm. During the time, Pastor Manny, we have discussed about this one backstage na while serving God, nagbo-work ka pa po nun, di ba? Okay. Meaning, subcon ka, may business ka, nagsasubcon ka, and you were earning enough, di ba? Financially, may mga tao ka na hinahawakan. Sa ngayong sitwasyon sa mundo natin, Pastor, ang mga tao ay maraming excuses. And during the time, masasabi natin na nagnenegosyo ka. Opo. Diba? You're earning. Hindi niyo po ba naisip na parang, for example, na sabi niyo nga po, nagba-Bible study kayo noon, diba? Everyday po ba iyon?
almost every day. Pero mayroon akong tinututukan na isang Bible study noon. Yun dyan talaga sa Pateros. And then, pag every Monday, hindi ako pumupunta ng trabaho ko. Kasi gusto ko na matutukan talaga yon. Ngayon, hanggang sa maano ako nung general manager, sinita ko, hinanap ako dun sa mga tauhan ko, bakit hindi daw ako pumapasok. Then, kinausap ko talaga yung ano, nung pumasok ako, kinausap ko. At tanong talaga sa akin, bakit hindi ka pumapasok pagka Monday? Sabi ko, ay pasensya na po kayo sir dahil meron po akong handle na Bible study. Sabi, bakit ano ka ba? Sabi ko, Christian po. So hindi na siya nagtanong sa akin. Pero bukod dun sa hawak kong yun, may mga hawak akong Bible study na every night yun, ginagawa ko talaga. So halos lima yung Bible study ko. No? Pastor Manny, sa pamantayan ngayon ng mundo, nagnenegosyo ka noon, namamasukan, may mga tao ka noon, hawak bilang subcon, ano? Hindi ba siya naging parang burden na sa'yo sa punto na, wait lang Lord, nagbibigay naman ako sa church. Lord, pinapagamit naman namin yung bahay namin. Lord, hindi naman nga nagpaparenta kami sa church. And Lord, okay na siguro yun, Lord. Hindi ba na parang, Lord, pwede ba Lord, hindi na mag-Bible study, Lord, pa ganun-ganun, na mag-focus na lang ako dito sa work. Hindi ka ba nun, Pastor Manny, nag-question? Actually, hindi dumating sa isip ko yun. Kasi nga, siguro dahil dun sa naging karanasan ko sa Panginoon. Tapos yung love mo rin talaga sa Lord, na wala kang iano sa Kanya, ipagkakait sa Kanya. Dahil ang lahat ng bagay ay naituring ko yun, nabigay talaga sa akin ng Diyos. Kasi sino ba naman ako para pagkalooban ng ganun, ng property? Na kung di ba, dun sa unang episode, kung makikita ninyo dun na, halos wala akong patutunguhan eh. Pero nung makakilala ako sa Panginoon, na unti-unti nakita ko kung paano talaga ako sinasamahan ng Diyos. Ito lang, Pastor. Curious lang po ako kasi parang nandun na yung passion mo na mag-serve kay God. Pero bakit ayaw mong i-accept ang pagiging pastor? Ba't parang iniiwasan mo siya? Unang-una, ang dami ko nakita ang pastor na talaga nagkakaroon ng problema. Ay, ang naisip ko noon, baka pagka nagpastor ako, ay ganun din ang abutin ko. At sabi ko na ayokong maging katitisuran. Yun talaga ang nasa puso ko. Kaya unang-una, ayokong magpastor dahil marami akong kinatatakutan. Anong kinatatakutan ko? Yung sinabi nung pastor na kaya naman humiwala yan dahil gustong magsarili. Pangalawa, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. At pangatlo, sino ba yung pagpapastoran ko? Mas magagaling pa kay sa akin. So, yun yung fear ko. Kaya ayokong tanggapin yung pagpapastor. Pero nung time po na ano, yung parang hindi ka na po talaga nakaiwas sa calling nyo, kailan po yun at anong pangyayari po ba yun sa inyo na talagang na masasabi mo na ito pala talaga ang calling ko, ang pagpapastor? Maraming nangyari. Unang-una sabi ko nga sa inyo yung pastor na nagano sa akin pero ayoko nang i-emphasize yun kasi medyo mabigat. Doon na lang sa nagpaalam na yung pastor at umalis. Tapos naghanap kami noon ng mapagpapasakupan na church at nakapag-affiliate naman kami at nagpadala ng pastor. Kaya lang doon sa sabi, ayoko nang patagalin, mayroon dalawang naging pastor sa amin. At lahat yon doon sa una naging pastor, parang naging problema nila ako eh. At pangalawa, ganun pa din. Kumbaga sa ano, yung kanta na ako ang nakikita, ako ang nasisisi. So sabi ko, bakit ganun? Hanggang sa dumating yung pagkakataon na umalis na uli yung pastor. At ang sabi nung ano na, nasa church of God na kami noon. Dito sa ito ng ano, mga 1992. Dumating na yung pagkakataon na nagkaroon ng problema. Kasama ako doon bilang elders at pinatawag kami doon sa office. At sabi nung pinaka-senior pastor, sabi, bakit hindi ka mag-pastor?
sabi ko, ayoko. Ginanong ko talaga. Tapos, okay, bigyan kita ng pagkakataon. 3 days, mag-fasting tayo. Eh, hindi pa ako nagpa-fasting noon eh. So, sinunod ko naman. At sabi ko, pambiro, parang hindi ko kaya mag-fasting. Nanginginig yung lamang ko. At sabi ko, bigyan niyo ako ng 1 buwan. Ngayon, nagpadala uli ng pastor. Ito talaga, nag-decide kami. Kasi sabi ko, iba yung naramdaman ko. Pero na kung naramdaman, nakakaiba, na sabi ko, parang hindi ko kayang tanggapin. Naman, magpapanibagong pakikisama na naman. Pang-apat na yun. Sabi kong ganun. At parang iba yung naramdaman ko doon sa nag-speak na yun. Sabi ko, bakit ganun? And then, pagkatapos ng service na yun, kinausap ko yung miss ko. Sabi ko, papayag ba tayo na magkaroon ulit tayo ng panibagong pastor? Umiyak yung missis ko. Sabi niya, parang ang hirap na makikisama na naman tayo, na ikaw na naman yung, baka ako na naman daw ang maputukan. Problema. Kasi, pagka nagkakaroon ng problema, ako ang parang nagiging dahilan. Sabi ko, bakit ganun? Binigay ko na nga yung lahat. Ito pa. Parang ano. Tapos, sumunod, yung mga elders, yung mga member ng church, nagpuntahan sa bahay. Sabi niya, Brother Manny, pagka hindi mo pa tinanggap yung pagpapastor, aalis na lang kami dito sa church. Sabi ko, bakit? Ano ba naramdaman ninyo? Yung naramdaman ko, naramdaman ng misis ko, yun din pala yung naramdaman nila. Ngayon, sabi ko, para akong dinala dun sa sitwasyon na wala na akong pupuntahan, kung hindi, sige Lord, bahala na po kayo. Tinanggap ko yung pagpapastor noong May 21, 1993. Yan yung ano ko na talagang naging pastor ako ng church. At dun yung sa bahay. Okay, pastor. Pwedeng yung ibang tao iisipin is, kaya yan nagpastor, di ba may mga ganito po nakaisipan yung ibang tao? Yung parang, baka may benepisyo financial or kung papaano ang sistema po. Okay. Pagdating dun sa tinatawag na benepisyo, hindi ko iniisip yun eh. Kasi, unang-una, may trabaho naman ako eh. May hanap buhay naman ako. Bakit ko iisipin yun? At saka, nagising ako noon na hindi ko alam yung patakaran dun sa mga benepisyo-benepisyo ng ganun. So, para sa akin, hindi sumagi yun sa isip ko na kaya ako maglilingkod dahil lang dun sa pakinabang. Kasi unang-una, kaya ayokong magpastor. Sabi nung ano dun sa Philippians chapter 1, sabi ni Paul, na mayroong nangangaral, unang-una dahil sa kanilang sariling tiyan, may nangangaral dahil sa kanilang inggit, at may nangangaral naman dahil sa pag-ibig. At hindi lang yun, nabasa ko yung Ezekiel 34, na matindi yung pananagutan ng isang pastor, na kapag ka nagpastor ka at hindi mo ginampanan yung pagiging pastor mo, eh pwede kang singilin, mananagot ka sa Diyos eh. At ang Diyos mismo ang mag-aalis ay. At hindi lang yun, maging sa Jeremiah 22, ganun din. At dun sa John 10, sabi doon na, sa John chapter 10, na kailangan yung totoong pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay. So, ang pananagutan ng isang pastor ay hindi basta-basta. Kaya, kung sasabihin natin dahil sa pakinabang, ang sabi ng Panginoon, na kung ikaw ay magiging bayaran, iiwanan mo lang yung mga tupa. So, kung maglilingkod ka, dapat pure motive, yung talagang tinawag ka ng Diyos. Hindi yung dahil dun sa pakinabang. Dahil kung pakinabang lang, actually, nung pastor na ako, nag-preach talaga ako. Na sabi ko, kung gusto ninyo yumaman, ay bakit hindi na lang kayo magnegosyo o hindi kaya sumama kayo dun sa mga smuggler. At kung gusto niyo naman sumikat, edi pumasok kayo ng pag-aartista. Di ba? At kung ano pa man, basta ganito. Para sa akin, ang pagpapastor ay napaka
seryosong bagay. So hindi ito basta-basta tatanggapin mo dahil marami kang nakita, pinagpala ng Diyos o ano paman, pero ang pagpapastor ay napakabigat ang pananagutan mo. Yung ano po, Pastor, yung pagsiserve kay God, kung i-compare mo kasi dati nga, ano ka, parang may mga tropa, mga kumpare, ganun. Well, serving God, na-find mo ba yung happiness doon or mas iba yung happiness na kasama ang mga tropa? Sabi ko sa inyo, nung ma-encounter ko si Lord, yung joy na naranasan ko ay hindi maikukumpara doon sa binibigay ng mundo. Kaya para sa akin, yung paglilingkod, kung gusto mo talaga maglingkod, kasi kasabihan na namin to, natatanggapin lang ng Diyos yung paglilingkod mo pagka masaya ang puso mo. Pero kung nagre-reklamo ka, tatanggap ka ba? Siyempre hindi. So, para sa akin, mas masarap maglingkod na masaya yung puso mo. So, hindi naging burden sa akin yung paglilingkod, although na marami kong mararanasan. Diba? So, alimbawa na lang, ikwento ko yung mga karanasan ko bago nung mag-ano ako ng pagpapastor. Unang naranasan ko nung magpastor ako, nahati yung church. Sabi ko, wow. Sabi ko kay Lord, ito ba yung regalo mo sa akin? So, bakit nahati? Yung pala, nasa church noong paman, ay binabahay-bahay na nung dating pastor. At dumating yung pagkakataon na mangyari yon. Alam niyo yung ano, sabi ko, ano ba ang gagawin ko? Ito ba yung ano? Actually, doon ako nagpasimula na lalong hanapin yung kalooban ng Diyos. Nag-fasting ako for a month. Hindi naman to absolute fasting, kundi nag-fasting ako na magsisimula ako na hindi ako kakain ako ng gabi. Alas tres, magbibreak ako ng hapon. So, ganun ang naging routine ko. And then, pagising ko ng 4 o'clock or 5 o'clock, ang labas ko niyan sa ano, ay medyo tanghali na nag-ano talaga ako, nag-aalat ako ng mga 2 to 3 hours a day para dun sa pagkikipag-communicate ko talaga kay Lord. Yun, ibig sabihin, dun sa isang buwan na yon, ginawa ko yon. And then, after a month, pinuntahan ko yung ano, yung kapatiran na pinagdadausan nung ano ng church na humiwalay doon sa church. At nagtanong ako. Sabi ko, bro, bakit po kayo umalis? Tapos sabi ko, kaya ako pumunta dito dahil ayoko na magkasalubong tayo sa karsada na hindi tayo magbabatian. Gusto ko lang maintindihan kung bakit kayo umalis. Ang purpose ko, magkaroon ng reconciliation. And then, sabi niya, Pastor, tinawag akong Pastor. Actually, sa totoo lang, pinakamahirap na ano inyo na tawagin kang Pastor. Diba? So, dumating yung pagkakataon na ganon. So, ibig sabihin, sabi niya, Pastor, ay sige po, mag-usap tayo sa next, sa Sunday afternoon. Kasi tuloy, hindi na kami masyadong pinupuntahan nung pastor. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, sige, magkaintindihan tayo. Sa madalit sabi, dumating yung Linggo na hindi na sila pinuntahan. At yung humiwalay na yon, napabalik uli sa atin. Ibig sabihin, nagkaroon na ng dalawang service yun. So, yun yung unang ano na na-experience ko na pagka, halimbawa, hindi kumutinanggap mo yung pagpastor, smooth yung buhay mo. Meron ka agad pasalubong. Pastor, sa kakabago mo pa lang noon na pastor, hindi ka ba napatanong kay Lord na, Lord, wait lang Lord ha? Kakabago pa lang Lord, parang bakit may division na kaagad? Tama po ba talaga itong decision ko? Aywan ko ba sa ano ko, ano. Siguro, ito kasi yung binabalik-balikan ko eh.
yung encounter ko talaga kay Lord. And then, yung naramdaman ko na yung biro mo, yung pag-ibig ng Diyos, yung pinatawad niya ako, ano yung mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa Diyos? So parang doon na nakapokus talaga yung buhay ko. Na ano man ang mangyari, tinanggap ko to. Kasi para sa akin kasi, ugali ko na siguro to eh. Na kapag pinasukan ko, kailangan pangatawanan ko. Lalo na yung sabi ng Panginoon na kung magtatayo ka ng gusali, pag-aralan mo, upuan mo, na kung matatapos mo o hindi. Dahil pagka hindi mo natapos, ano mangyayari sa'yo? Pwede kang pagtawanan. Actually, nakatanim yun sa puso ko. Tinanggap ko yung pagpapastor. Hindi ito basta gawain na kung nagkaroon ka na ng problema, iiwanan mo na. Kasi pagka iniwanan mo, unang-una, pag iiwanan mo lang kapag ka ikaw ay bayaran. Dahil pagka nagkaroon na ng problema, iiwanan mo talaga eh. Pero pagka tinawag ka ng Diyos, patay kung patay na. Kumbaga sa ano, buhay mo na yun eh. So, kaya hindi ako makapagtanong ng gano'n na lang. So, hindi lang yun eh. Mayroon pa. Iba talaga pag may encounter kay Lord. Pero during that time, Pastor, nagbi-business ka rin. Ano pong mga struggle ng business mo tapos nagpa-pastor ka rin at the same time? Ang struggle lang, yung time mo. Kasi minsan tatawagin ka dun sa trabaho mo, lalo na pagka may mga emergency. Eh, paano kung halimbawa, unahin mo trabaho mo o itong binigay sa'yo ng Diyos. So, siyempre, magiging priority mo yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. At dumating din sa akin sa point na nawalan ako ng trabaho. Pero nakita ko yung pagsusustain naman ng Panginoon. Pero ano lang yun eh, yung maikling panahon lang na nawalan ako. Pero hindi ako pinagkulang ng Diyos. And there was a time also, Pastor, na na-mention mo na nagkaroon kayo ng isa pang business na para kayong corporation na nag-abag-ambagan? Nga, isa pa pala yun na hindi lang yun eh. Merong ano na lima kami magkakaibigan na sabihin na natin na sa salitang kanto, nagpatak-patak. Nakaipong kami ng puhunan na umabot ng 100,000 at ginawa namin yung business. Pinaikot namin, hindi kami kumukuha ng dividendo hanggang dumating yun ng umabot ng kalahating milyon. Sa kasamaang palad, itinakbo ng isang kasama namin. So, nawala sa amin yun. At meron pa eh. Okay, Pastor. We know na ang daming pagsubok na pinagdaanan mo. Okay, ito po yung pinakatanong sa inyo sa pagpapastor po ninyo. Unang month, second month, sabi nga hindi mawawala yung pagsubok. But what was the most painful or unforgettable trial or test na na-experience ninyo noong nagpastor ka na? Ang hindi ko makakalimutan nangyari sa akin, yung after 6 months ng pagpapastor ko, that Sunday, nag-preach ako about faith. At matindi yung response ng mga kapatiran. So, iba yung ano mo talaga. Alam ko, kasama ko ang Diyos nung panahon na yon, nung Sunday na yon. Pero mayroon nangyari sa akin na kinabukasan, Monday, 6 o'clock ng gabi, inataka yung misis ko. At did on arrival sa hospital. So hindi ko makalimutan yun. Next Friday on Favor. Dumating din po sa time na talagang during burol po nung misis nyo na yung dapat mag-message nung time na yun ay wala. So napilitan po kayo po ang mag-message. Paano nyo po na-handle yun?
During that time, Pastor, sa nagluluksa po kayo, so lahat talaga ng mga nakapaligid ng mga tao sa'yo ay nakatingin sa'yo. Ano ang naging reaction po ng family niyo sa side ng asawa niyo at saka sa mga member ng church? Despite po sunod sa mga pinagdaanan mo, Pastor, meron ka bang words or verses na pinangahawakan na sabi na parang masasabi mo, Lord, dito ako humuhugot sa salita mo? Favored would like to thank the following sponsors. Garments Philippines, ENC General Merchandise, Clarista, Atiko Creations, Yoba Construction Services, DC Cakes.